Para po sa mga kapatid natin na hanggang ngayon ay hindi pa alam ang hydrating diet, simulan po natin sa tubig, no? Ang pag-inom ng 1 hanggang 2 basong tubig ay malaking tulong para po sa ating hydration. Doon sa mga toddlers na o mga bata na hirap uminom ng tubig o kahit na sa tamang edad, eh hindi rin marunong uminom ng tubig dahil ang sinasabi po, naku, ang hirap namang inumin, wala nang ang lasa, mahirapan lunukin. Kasi po, ang molecules po ng tubig ay masyadong clustered, no, or dikit-dikit po sila, kaya kailangang alugin natin ang tubig para sa mga pasyente po natin o mga kasama sa bahay na hirap uminom ng tubig, turuan nyo po ng pag-shake ng tubig. Aalugin po natin para basagin ang masyadong compressed na clustering ng tubig, no? I-shake nyo po. Ang gagawin nyo, lagay nyo po sa container katulad nito at lagyan nyo po ng space, no? Para maalug natin ito. Mga 20 counts po. 1, 2, 3 hanggang 20 counts po ay aalugin nyo ang tubig at another 20 counts sa kabilang kamay para naman po ang muscles ay pantay, no? Alright. After ng shaking, maoobserbahan nyo po pag pinainom nyo sa pasyente, mas mabilis lunukin, very smooth ang pagpasok po ng tubig at mawawala ang dehydration, no? Also, kapag shaken water po ang ating ininom, hindi po tayo wiwi ng wiwi every time na iinom tayo. Kung hindi po natin aalugin ng tubig dahil sa masyadong compressed na clustering ng molecules ng tubig, in 15 to 20 minutes, iihi na po kayo. Pero pag shinake nyo po ito, mga once every hour lang po, no? Under room temperature, no? Ay once every hour lang po kayo wiwiwi. So kung sasakay kayo papuntang Quiapo, nakarating na po kayo ng Quezon City, hindi po kayo napapawiwi pa. Kung mga 1 oras lang ang biyahe, kung hindi kayo matatraffic. So ganun po yon. At isang remedyo po yon para sa mga tao na hirap lumunok ng tubig. Kasama po sa hydrating diet natin, bukod sa hourly intake ng plain water lamang, no? Huwag nyo na pong haluan ng mga lemonada o kung ano pa man ang ipinapatak nyo sa tubig dahil kailangan po ang panlinis sa katawan natin ay plain, pure water. Wala pong mga iba pang dagdag na kailangan, no? And bukod po dyan, yung masasabaw na ulam, mga lutong nilaga, tinola, as much as possible, ay mga hydrating soupy meal na walang asim, no? Para po hindi natin maranasan ang sobrang acidity sa katawan. Kasama po sa hydrating diet natin, ang makakatas na prutas, no? Ang mga oranges, yan. Kung walang asma, pwede po ang oranges. Kung may asma, yung mga makakatas na prutas na walang pulp, no? Nandyan po ang peras, nandyan po ang ating mga pwedeng ibigay na singkamas, no, sa pasyente. At kung walang asma, nandyan pa rin ang tulong ng hydrating na watermelon at melon. Yan. At kung meron pa po tayong paboritong prutas na makatas. Sa gulay naman po, ang gulay na hydrating eh yung matubig na gulay, no? Kung walang rayuma, ang cucumber pwede pa. Patola, upo, pwede pa po yan. Kung medyo may rayuma na, pwede yung hydrating na walang mataas na uric acid content katulad po ng labanos at saka sayote. Ito po ay mga alkaline vegetables na very hydrating din, no? At syempre, pag hydration ang pinag-uusapan, kasama po ang pagligo. Ang ating pong pagligo ay hindi lamang para linisin ang ating katawan, hindi lang para tayo ay papreskuhin. Higit sa lahat, pinasisingaw po natin ang sobrang init ng ating katawan sa panahon ng pagligo. Mapapansin po natin mga kapatid na pagkatapos nating maligo, no, dilalabas na tayo ng banyo, nagpunas-punas na ng towel, di ba? Balikan po ninyo after several minutes, no? Balikan po ninyo ang banyo na ginamit nyo at mararamdaman nyo po ang init ng katawan ninyo na pinasingaw ninyo sa pamagitan ng pagligo, no? So everyday din po ang ligo kasabay ng hydrating diet at tuwing umaga po ang best time to take our bath. Okay? Ngayon,
dito naman po tayo sa ating healing mission, no? At patuloy po na kasama natin ang ating mga naturopathic practitioners ng healing galing dito sa ating healing mission. Kasama po natin si Ate Hazel Guapa ng Intramuros Outlet ng Healing Galing. Mula naman sa Caloocan Healing Galing, si Ate Beth Kabati. At sa main office po galing ang ating naturopathic practitioner na si Ate Gigi Andalio, no? Patuloy po ang kanilang free consultations dito sa studio bilang paglilingkod sa ating mga bisita. At habang sila po ay nagkakonduct ng free consultations, sasagutin ko naman po ang ating mga katanungan mula sa Healing Galing Facebook account official. Ito po ay galing kay Chat Zagala ng Antipolo City. Happy healing morning sa mga taga Antipolo. Sabi niya, Dear Dr. E, sapat na po ba ang 8 glasses of water per day? Iyan, magandang tanong yan, ha, Chat. Kasi may mga tao po na pag sinabihan ng kanilang doktor na 8 glasses of water ang iinumin per day, eh kung natapos na po sila ng 8 baso na ang nainom nila, kalahating araw pa lang, eh titigil na po sa pag-inom ng tubig kasi sabi ni Doc, 8 glasses lang. Eh naka-8 na siya, hindi po, no? Kaya ang pinapayo natin dito sa Healing Galing, 1 to 2 glasses of water every hour na tayo po ay gising, no? Hindi na po kinakailangan mag-alarm clock pa sa gabi para gumising at iinom lang ng tubig. Hindi na po. Sa panahon ng pagtulog, tulog na lang. Hindi na po kailangan uminom. During daytime na tayo po ay gising, kailangan po ay patuloy tayong nag-hydrate dahil sa simpleng inhale-exhale pa nga lamang po eh, nadidehydrate na tayo, no? Lalo na kung madalas ang pagkain ng mga pinirito, inihaw, crispy and crunchy, na mabilis din po na makadehydrate sa ating system. Okay? So, hindi sapat yung 8 baso per day na hindi mo nabubuo sa kabuuan ng araw, no? Isa pang tanong, ito naman po ay galing sa ating healinggaling@ymail.com. Galing kay Roma De Los Santos from Marikina. Sabi niya, Dr. E, kapag may lagnat po at hindi pwedeng maligo, paano po ba ang dapat gawin para hindi ma-dehydrate sa init? Ayan. Okay. Kung hindi po nakakaligo ang pasyente, sundin yung hydrating diet natin, no? Kasi pag nag-hydrate tayo, nailalabas natin sa pamagitan ng pag-ihi, ng pagpapawis, ang init ng ating katawan na hindi dapat nakukulob, no? At hindi nga nakakaligo ang pasyente ni Roma, kaya ang gagawin po ay punas-punas, no? Lalo na po kung lalagyan ninyo ng kaunting alcohol or kung walang alcohol, kaunting vinegar, no? Ang ilalagay po ninyo doon sa ating pambanyos sa pasyente, no? Para sumingaw ang init sa kanyang katawan. At pipigain po ng kaunti, konting-konting basa lang ang iiwanan natin doon sa face towel. At ito po ay ipupunas natin. Bukod sa buong katawan, ay babalikan natin yung mga bahagi ng katawan na mainit, no? Yung mga underarm, no? Kailangan po ay pinupunasan din yon. Pero pag mataas nga po ang lagnat, binababaran pa natin ng something cold, di ba, sa underarm. So pupunasan po yan yung under ng breast kung babae po, no? Kasi nandyan ang mga init. Sa singit, pinupunasan din po yan, no? So yung proper hygiene ay ino-observe din po natin kahit na tayo po ay hindi naliligo o hindi makaligo dahil sa karamdaman, no? And syempre, napakalaking tulong po na cotton ang suot na damit ng ating pasyente para hindi makaranas ng init, no? Kung ang pasyente naman po, on the other hand, ay bedridden na, no? Na talagang pinupunas-punasan na lang natin, kailangan po cotton din yung kanyang bedsheet, no? Yung pantakip sa kanyang hinihigaan. And makakatulong po yung dahon ng saging, okay? Yung dahon po ng puno ng saging, yung baby pa na nakabilot pa, no? Tatanggalin nyo po yung pinaka-spine, yung pinaka-gulugod sa gitna ng dahon at pagdidikit-dikitin po ninyo bago nyo ilagay yung bedsheet ng pasyente para mas presko po ang kanyang paghiga kahit na siya ay hindi nakakaligo, no? Sa panahon na siya po ay may karamdaman, okay? Sana po ay nasagot ko ang inyong katanungan. Magpapatuloy po ang Healing Galing sa TV.
kayo ay may hiling katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa healinggaling@ymail.com o mag-post sa Healing Galing Official Facebook page. Maaari ring magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 2nd Floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Healing Galing Hotline number sa 0921-445-0355. Nais magpasalamat ng Healing Galing sa aming mga partners. June Encarnacion Salon, Center for Culinary Arts, MarketingCoach.net. Lukia, masarap sa paa dahil malambot at mabango pa. 100% pure natural rubber. Lukia, ang chinelas ng ligaya. Sugbu Slippers, tunay na matibay at komportable sa paa. Made from 100% pure natural rubber. Sugbu, subok na! Wen, ang nakikita ko dito in a brow. Ito ba ang hydrating na recipe mo ngayon? Yes, Chef? Naman, doktora, syempre. Oo, may sabaw. May sabaw, di ba? Ginamitan natin ng iba't ibang klaseng prutas at gulay. Papaya at tilapia, pagkain puno sa hydration. Yan ang hain ni Wellness Chef Tristan, dito lang sa Healing Galing sa TV. Marami pong nagsasabi na kapag kalbo si Lolo, eh nama na ni Tatay, kaya nakalbo rin si Tatay, at kaya siya ay baka makalbo rin. Pero sa tingin ko po, kung ginagawa natin yung tamang pangangalaga sa ating buhok, eh hindi natin mamamana yon. Abangan ang mga tips ni Dr. E para hindi maubos ang nalalagas na buhok sa Healing Galing sa TV, Linggo, alas 7:30 ng umaga sa TV5.